Okay guys, ayan, anihan na ng kabute. Ito, tingnan niyo kung gaano kalalaki itong kabute na ating aanihin. So diyan lang kayo. Welcome to my YouTube channel. Ayan, maghanap tayo ng kabute dito sa ating garden. Dahil dito sa ating garden ay maraming tumutubo. Ayan, sa harap lamang ito ng ating bahay. Ayan, may mga nakikita na tayo. Yun, may mga nasisilip na tayo. Bumuka na, ang lalaki. Kakatuwa, oh. Guys, may talagang mga oong dito, guys. May mga tanim tayong oong dito, guys. Ayan, mamaya natin nga harvestin yan. Medyo papalakihin pa natin ng konti. Kulang pa sa fertilizer. Kulang pa sa fertilizer. Ayan. Bubo na din. Kumakain sa inyo yan. Sarap yan. Sa dahon ng ampalaya. Kaya ganun, mahal, sabi niya. Tignan yung lahat sa mga sulok-sulok dyan. Silipin mong mabuti. Ayun, abot niya ba yun? Nasa sulok. Pati yung mga kasukol dyan, yung mga hindi pa bumuka, kunin niya na. Alam nyo guys, ang kabute ay ang laman na mumunga ng spore-bearing body ng fungus. So ang ibig sabihin guys, ang buto nito ay nasa ilalim ng kanyang pinakapayong. So kapag yan ay bumuka na, nahuhulog ang mga yan sa lupa o sa ibabaw ng lupa na pinagmumulan ng pagkain nito. At ang kabute ay sinasabing isang bahagi ng halamang singaw. Ito ay kahugis ng kabubukas na o nakatayong payong. Mainam kasi kapag kagunting ang pangkuha. Yan kasi ang sikreto niyan para tutubo ulit sa susunod na taon. Yan, siguro nagtataka kayo kung bakit may iniiwan. May iniiwan kasi yun yung yung gagawing pabinhian. Pag bumuka na kasi ang mga kabuti na ganyan guys, yan, naghuhulog na yan ng mga buto na nagmumula sa kanyang pinakapayong. Mahuhulog yung buto dyan at syempre yung pinagkuhaanan ng yung naiwan na puno, eh yun yung magiging anuhan nila. Kayong ganun, mahal, sabi niya. Tignan yung lahat sa mga sulok-sulok dyan. Silipin mong mabuti. Ayun, abot niya ba yun? Nasa sulok. Pati yung mga kasukol dyan, yung mga hindi pa bumuka, kunin niya na. Ang kapitbahay namin, Bilasco, si Maria. Shout out Maria. Ito talaga naman nakakatuan din. Ayun nga, lalaki oh, no? Alam mo, laki-laki. Lalaki niya, no? Sulit. Ngayon na, malinis pa. Wala pa yung mga gumagalaw-galaw sa silong. Napakaandali na sila. Saka malinis din kasi yung matinubuan, kaya wala yung mga ano, walang gumagalaw-galaw pa. Oh,
So ito lang guys, ito yung aming garden, harap lang mismo ng bahay namin. Bato, ba't hindi nyo pa kinuha ito? Kaya kuya! Meron pa nga dun yun. Kuhanin nyo na rin yan. Ito ang aking garden guys. Ito po, kasukol na yan. No? Silipin yung mabuti, tsaka yung mga nando doon sa ano pati, sa may kawayan. Tatawag na naman si Marjan ng kalapati niya. Side ng bahay yan. Hindi kasi mananapin mo dito dati. Oh, boy. No? Basta tinubuan na kasi ng ano. Ayun, may tulo pa magkatabi doon, no? Basta tinubuan na kasi ng kabuti. Taon-taon yan, tutubo na. Mag-iwan din kayo ng ano, mga dalawa o isang puno para ano, para magiging pabinhian. Ayun o, isa. Malinis guys, malinis yung kabuti. Ayun o, nagtatago sa likod. Ampalaya na lang yan. Dahon ng ampalaya na lang katapat niyan. Uwo na kayo kunyari. Tapos wala kong bra. Pero may mga sign siya eh. Oh. Uwo ka na brother. Tignan din bukas. Baka bukas mayroong pagtutubo. Yan, kapatid guys, lalaki.